Sarap. Clap. Grabing init ngayon, sobrang init. So yun nga no, last time nagpapalit ako ng regroup na clutch bell. So yan ako yung benefits ng regroup na clutch bell. Kumbaga, i-reveal ko sa inyo kung ano yung magandang naidulot. So, first thing na magandang naidulot is nawala yung dragging. Dragging or sliding ng clutch. So, ayan. Nawala siya. And sa arangkada and dulo, arangkada dulo, hindi ka papahiyan ito. Maganda yung arangkada, maganda yung dulo. Yan, mabilis siyang umangat. And mabilis siyang umangat. And then sa fuel consumption, so fuel consumption ko is ayan, 41 kilometers per liter. Ayan. So medyo tumipid siya kumpara sa stock lang na bell. So, grabing init ngayon. 53 yung heat index ng init ngayon. Pasakit, napakasakit. So, orasan natin yung kung ilang segundos niya makuha yung 100 kilometers per hour. So, yan, start. Kung ilang segundos niya makuha. So, 96. 100. Alright. So, simula dun sa stoplight. Tingnan natin kung ilang segundos, ilang seconds niya makuha yung 100 kilometers per liter, per hour. Sarap. Sarap pumataw.
yun nga, no. So, maganda yung regrove na bell. Maganda yung benefits niya sa takbo ng motor. Wala yung dragging, yung vibration. Siyempre, yung root cause ng vibration is dragging. So, nagsaslide yung clutch niya. Yan po yung benefits. Yung benefits ng regroove or groove na clutch bell. So, kumbaga walang tapon. Every drops counts. So, yan lang muna. And sana may napulot kayo sa aking content. Sana may napulot kayo sa aking content. So, disclaimer lang. Ito ay hango lamang sa aking sariling opinion. Sa aking sariling haka-haka. Patnubay na magulang ang kailangan. Alright!